Okay, ngayon, transforming quadratic function, y equals to ax squared plus bx plus c. Ito yung ating standard form into the form of vertex form. Itong y equals to a quantity x minus h quantity square plus k is the vertex form ng quadratic function. Ngayon, ililipat natin itong ganitong example na naka-standard form sa vertex form ng quadratic function. So, kung paano yun? Okay, eto. Tara, solve natin. So, unang step ay yung ating given, yung may x dito sa ating given, which is the a and the b. Ang gagawin natin yan, i-group natin siya. 2x squared minus 4x. I-group natin yung dalawa na yun dito sa ating 5. Sila yung magkasama, yung 5 naman walang kasama doon. Ngayon, after grouping yung 2x squared minus 4x, i-factor naman natin. So, ang factor niyan, i-factor lang natin, ilabas natin yung 2. And x squared, then ang sagot natin is 2x plus 5 ngayon. Then, pagkatapos niyan, ang gagawin natin dito sa ating nasa loob ng parenthesis o ng quantity ay kukunin natin yung c. At para makuha natin yung C, gagawin natin yan ay completing the square. So, in completing the square, okay, plus 1, plus 5, minus 2. So, ito yung ating ayos. Ngayon, ang tanong, saan natin nakuha itong 1? Paano natin nakuha? At paano rin natin nakuha yung negative 2? Ngayon kasi, yung middle term natin is negative 2, yung value ng B. And yung middle term natin, dinidivide natin yan sa 2, then in-exponent natin yan sa 2 para makuha naman natin yung C o yung constant. So, since sagot natin yan is negative 1 and exponent niyan ay 2, so equals yan sa, yan yung C. Ngayon, 1 is equal to C. Since ang A natin, ang value ng A natin doon ay 2, so para makuha natin yung negative 2, magma-minus kasi tayo dito sa constant natin na 5 dito. May value yung a natin na 2. Kaya, kunin natin yung product ni AC. So, si A ay 2 at si C is 1. So, ang sagot natin ay 2. Itong 2 na to, isusubtract natin yan dun sa ating constant na 5 dito. Kaya, pag sinulat natin ngayon yan ay 2. Then, x squared minus 2x plus 1 plus 3. Ngayon yung ating sagot. Buruhin lang natin tong side na to, yung pinagpaliwanagan natin nung sa pag-completing ng square, sa pag-compute. And tuloy natin dito. Ngayon, ito, tong ating ano dito, ipapactor natin yan. At sa factoring yan, alam naman natin na ang factor ng x squared minus 2x plus 1 ay x minus 1 quantity raised to 2 plus 3. Pag na-factor na natin, yan na yung ating tinatawag na vertex form. Nasa ayos na siya. At hanapin na lang natin yung value ng a, ng h at k. Ngayon, si a alam natin na 2 yan. Banggit na natin yan kanina. Kasi yun yung value nung a natin sa pag-compute natin dito sa negative 2. Now, yung ating h ay since negative 1 siya dito, kunin natin yung opposite. So, positive 1 yan. Okay? Then, madali na yung k dahil 3 yun nandun. Basta yun nandito, yun yung k. Nakaayon dito sa ating vertex form. So, 3 yun. So, yan na yung values natin at ito yung ating vertex form. Okay. So, ganun lang yon. And, mag-solve pa tayo ng isang problem. Ayan, now.
Ito yung problem natin. -3x squared plus 24x minus 42. So, same procedure tayo sa kanina. Okay, y is equal to -3x plus 24x. Okay, sorry, dito may exponent na to. Ito ay ating igugroup dito kay 24x. And dito, wala nang kagroup si negative 42. Ngayon, susulat natin dito y is equal to, papaktor lang natin yan. Ngayon, negative 3. So, x squared. So, para maging positive doon, I mean, positive siya dito, ay negative yon. So, minus 8x tayo. Okay, sorry. Minus 42. Next natin is completing the square na tayo. Ito nasa loob, x squared minus 8x plus, may blank tayo dyan, and minus 42 minus blank. Ngayon, kukunin natin yung value ng b, which is negative 8, didivide natin to sa 2, and exponent natin siya sa 2, equals yan sa c. Ngayon, simplify lang natin to, and pag sinimplify natin, magiging sagot natin yan is negative 4 raised to 2 is 16, yung value ng c. At ang atin namang ima-minus dito ay yung product ni a, c. Si A ay negative 3 at si C is 16. So, may sagot tayong negative 48. So, minus negative 48 tayo dito at plus 16 tayo. Okay? So, dito, mag-change na tayo dyan ng sign into positive. Positive na tayo dito. Ngayon, susulat lang natin, isimplify na rin natin yon, is equal to negative 3x minus 8x plus 16. May exponent tayo doon. Mukhang makalimutan. Minus, negative 42 plus negative 48. Sagot natin dyan is positive 6. Tama? Ngayon, next step natin, burahin lang natin dito. Sulat na tayo doon. Ay, y is equal to negative 3. Ipa-factor natin yung ating na-complete na equation dito ng quadratic. Factor niya, x ay minus 4 square plus 6. At ito na yung ating vertex 4 ng quadratic function. At i-identify na lang natin si a, si h, at si k. Si a natin is negative 3. Since opposite ng negative 4 sa dito, opposite ang kukunin natin dyan. Sagot yan ay 4 at 6 ang ating k. So, yun lang. Ganun lang natin kunin yun. Value ng a, h, and k. And yung vertex 4 natin.